Pakiramdam mo ba na ikaw ay malayo na sa Diyos? Sa video na ito, bibigyan kita ng tatlong palatandaan na ikaw ay malayo na sa Diyos. May mga pagkakataon sa buhay natin, parang pakiramdam natin na parang ang layo-layo ng Diyos sa atin. Hindi natin siya maramdaman, parang feeling natin hindi niya tayo mahal, feeling natin inabandonan na tayo ng Diyos. Ngayon kapatid, kung ganyan yung nararamdaman mo ngayon, maaaring ikaw ay talagang layo na sa Diyos. Pero tandaan mo to kapatid, kahit kailan, hindi lumayo yung Diyos sa'yo. Hindi lumalayo yung Diyos sa atin. Ang nangyayari, yung tao, tayo mismo ang lumalayo sa Diyos. Ngayon kung pakiramdam mo na ikaw ay malayo sa Diyos, isa lang ibig sabihin yan, ikaw mismo yung lumayo sa Diyos. Ngayon, ano nga ba yung mga palatandaan ng isang tao ay malayo sa Diyos? So tingnan natin to. Ang una, kapag ang tao ay namumuhay sa kasalanan. Lahat ng tao is nagkakasala, pero hindi lahat ng tao is namumuhay sa kasalanan. Yung mga taong makasalanan at namumuhay sa kasalanan, siguradong sila po ay malayo sa Diyos. Bakit po mga kapatid? Kasi po, ang Diyos po ayaw po niyan sa kasalanan. Galit po yung Diyos sa kasalanan. At higit sa lahat, hindi po pwede magsama yung Diyos at kasalanan. Kung namumuhay kang patuloy sa kasalanan mo, palayo ka ng palayo sa Diyos. Ngayon kung namumuhay ka sa kasalanan, ang dating kasi niyan, parang wala ka ng pakialam sa Diyos. Kasi alam naman natin, ayaw ng Diyos sa kasalanan. Pero ikaw, pilit ka pa rin gumagawa ng kasalanan at namumuhay ka pa dito. So ibig sabihin yan, wala kang pakialam sa Diyos. Mas binibigyan mo pang pansin yung mga kasalanan na ginagawa mo. Ngayon kung sinasabi mo talaga na ikaw ay malapit sa Diyos, dapat sinusunod mo yung kalooban niya. Hindi ka lang basta sumisimba. Dapat tama yung puso mo. Dapat umiiwas ka sa kasalanan. Dapat umiiwas ka sa mga tukso. Kasi kung talagang mahal mo yung Diyos at gusto mong malapit ka sa Kanya, hindi ka namumuhay sa kasalanan. Namumuhay ka sa kalooban ng Diyos. Kapag malayo ka sa Diyos, ganito yung attitude mo. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, parang wala lang. Na kapag nakagawa ka ng kasalanan, sige lang, tuloy-tuloy lang. Hindi mo iniisip yung Diyos. Iniisip mo lang kung paano ka maging masaya. At hindi mo iniisip kung ano yung kalooban ng Diyos. Kasi kapatid, kung malapit ka sa Diyos, kapag nagkasala ka, mahihiya ka sa Kanya eh. At kung sinasabi mo may takot ka sa Diyos, iiwasan mo yung kasalanan eh. E kaya lang, kung malayo ka sa Diyos, wala ka ng pakialam. Kahit anumang kasalanan gawin mo, kahit mamuhay ka sa kasalanan, okay lang. Kasi layo ka sa Diyos eh. Yun yung iniisip mo. Ito yung tandaan mo kapatid. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Kung sinasabi mo na mahal mo yung Diyos at gusto mong mapalapit sa Kanya, dun ka lang sa Diyos. Ngayon kung gusto mong mamuhay sa kasalanan, dun ka sa kasalanan. Hindi ka pwedeng mamuhay at sabihin mo na ikaw ay malapit sa Diyos at the same time gumagawa ka ng kasalanan at namumuhay ka dito. Hindi pwede yun. So, mamimili ka lang naman eh. Sinong pipiliin mo? Yung Diyos o yung kasalanan? Pag pinili mo yung Diyos, siguradong malapit ka sa Diyos. Pero pag pinili mo yung kasalanan, siguradong lalayo ka sa Diyos. Ngayon, isang dahilan kung ba't malayo ka sa Diyos ay dahil sa kasalanan. Yung kasalanan yung naghahatak sa'yo palayo sa Diyos. Si Satanas, siya yung humihila sa'yo pababa kasi ayaw niyang mapalapit ka sa Diyos. Ang sabi niya sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Pangalawang tanda na ikaw ay malayo sa Diyos kapag ikaw ay nanglalamig na. Tulad sa relasyon na mag-asawa o na magkasintahan, dumadating yan sa point na sila ay nanglalamig. Ibig sabihin niya, nawawala na sila ng gana, nagsasawa na sila, ayaw na nilang mag-usap, kung mag-usap man sila, napakaikli lang ng conversation. Kumbaga, para bang unti-unting nawawala na yung pagmamahal nila sa isa't isa. So sa relasyon po talaga, dumarating po yung point na ganyan, nanlalamig. At ganyan din po yung relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kung sinasabi natin na tayo merong personal relationship sa ating Panginoong Jesucristo, may pagkakataon na nanlalamig din yung pag-ibig ng tao sa Diyos. Ngayon kung nararamdaman mo yan na ikaw ay cold sa relationship mo sa ating Diyos, ibig sabihin yan, malayo ka sa Kanya. So ano nga ba yung tsura kapag ikaw ay nanlalamig sa ating Diyos? Tingnan mo to, kapag ang isang tao ay hindi nagbabasa ng Bible, mahalaga po sa relasyon natin sa ating Diyos yung pagbabasa po ng Biblia. Bakit po? Dahil dito po tayo kinakausap ng ating Diyos. Ito po yung pinakamabisang way para kausapin tayo ng Diyos. Ngayon kung hindi ka nagbabasa ng Bible, ibig sabihin, hindi mo nalalaman yung kalooban ng Diyos. Hindi mo nalalaman yung sinasabi ng Diyos para sa'yo. Hindi ka nakikipag-communicate sa Diyos. Sa isang relationship po talaga, kapag nawawala na po yan ng connection sa isa't isa, hindi na po sila nagtatawagan, hindi na sila nagme-message, nag-chat or nagte-text, kumbaga wala na silang communication, manlalamig at manlalamig po talaga yan. So ngayon, kung hindi ka rin magbabasa ng Bible at wala kang communication sa ating Diyos, talaga manlalamig po talaga yung pananampalataya natin sa ating Diyos. So ganun po yung nangyayari kapag nawawala ng communication. Nanlalamig po.
At higit sa lahat, nalalayo ka doon sa minamahal mo. At bukod po dyan, kapag wala kang prayer life, kung kanina sa pagbabasa ng Bible, kinakausap tayo ng Diyos, sa pagpe-pray naman, sa pananalangin, tayo naman yung kumakausap sa ating Diyos. So ganun din po, kapag naputol yung panalangin mo, yung prayer life mo, napuputol yung communication mo sa Diyos. At kapag hindi regular yung pakikipag-usap mo sa Kanya, yung communication mo sa Kanya, talagang manlalamig ka. Bakit? Hindi mo siya nakakausap eh. At sa panlalamig mo na yan, unti-unti kang lumalayo sa Diyos. At mas nai-influensyan ka ng mundo na ito. At hindi lang po yan kapag ikaw ay hindi na uma-attend ng church, hindi ka na nagsisimba, wala ka ng pakialam sa salita ng Diyos, kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, parang walang epekto sa'yo, at kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, parang hindi ka interesado dito, nabuburingan ka kapag ang salita ng Diyos ang pinag-uusapan. So yan yung sign na ikaw ay malayo sa Diyos. Kapag hindi ka interesado sa salita ng Diyos, hindi ka interesado sa mga aral patungkol sa Biblia. Kasi kung talaga malapit ka sa Diyos, hahanap-hanapin mo yung Diyos eh. Hahanap-hanapin mo yung aral niya eh. Magiging interesado ka sa kanyang salita. Pero kung hindi, wala ka lang pakialam sa salita ng Diyos. Wala kang pakialam sa mga ganitong usap. Mas pipiliin mo pa yung mga makamundong bagay kaysa sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Revelation chapter 2, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. So yan po yung sinabi ng Panginoong Jesus doon sa iglesia ng Ephesus. At alam niyo po ba, ganyan din yung sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesus. Maaring noon, nung una mong nakilala yung Panginoon, talagang on fire ka. Talagang sinasabi mo, mahal na mahal mo yung Diyos. Sinasabi mo, maglilingkod ka at susunod sa Diyos. Pero habang tumatagal yung panahon, unti-unti nang nawawala yung pag-ibig mo sa Diyos. Unti-unti ka nang nanlalamig. Unti-unti nang nawawala yung communication mo sa Diyos. Kapatid, tandaan mo, kung ikaw ay papalapit ng papalapit sa Diyos, ang espiritu mo ay nagiinit. Pero kung ikaw ay palayo ng palayo sa Diyos, ang espiritu mo ay nanlalamig. At patlong palatandaan na ikaw ay malayo sa Diyos, kapag nagagalit ka sa Diyos. Ano ibig sabihin ko nito? Ang tendency kasi kapag ikaw ay malayo sa Diyos, kapag mayroong nangyari sa iyo na hindi maganda, may mga trahedya nangyari sa buhay mo, may mga problema, suliranin, pagsubok, mauna mong sinisisi yung Diyos. Nagagalit ka agad sa Diyos. Nararamdaman mo ba yan, kapatid? Kapag ikaw ay nakakaranas ng matinding problema, ano ang nagiging attitude mo kapag ikaw ay dumadaan sa matinding suliranin? May ilang tao kasi, sinisisi nila yung Diyos sa mga nangyayari sa buhay nila. Nagagalit sila sa Diyos sa mga nangyayari sa buhay nila or sa mga nangyayari sa paligid nila. At madalas, kini-question nila yung Diyos. So yung mga taong ganyan po, yan po ay malalayo po sa Diyos. Kasi alam nyo kapatid, kapag ikaw ay tunay na Kristiyano at tunay na malapit sa Diyos, hindi ka magagalit sa Diyos ano mang mangyari sa buhay mo, kahit hindi maganda yan. At hindi mo kikwestiyonin yung Diyos ano mang mangyari sa buhay mo. Kung malapit ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Kanya. Kung malapit ka sa Diyos, ano mang mangyari sa buhay mo, mananatili ka pa rin sa Kanya. Kung malapit ka talaga sa Diyos, alam mo na lahat na nangyayari sa buhay mo may dahilan at magiging masaya ka pa rin. Pipiliin mo pa rin maging masaya kaysa maging malungkot at sisihin ng Diyos. So ganyan po yung tunay na Kristiyano. Yung iba kasi nakabase yung relasyon nila sa ating Panginoong Jesucristo doon sa mga nangyayari sa buhay nila. Kapag hindi maganda yung nangyayari sa buhay nila, lumalayo sila sa Diyos. Nagagalit sila sa Diyos. Pero pag maganda naman, natutuwa sila sa Diyos. Pero mga kapatid, dapat hindi ganun. Maganda man or hindi ang nangyari sa buhay mo, pupurihin mo pa rin yung Diyos. Pasasalamatan mo pa rin yung Diyos. Mananatili ka pa rin sa Diyos. Ano man mangyari sa buhay mo. Tulad ni Job, alam naman natin yung nangyari dito sa buhay ni Job. Dumaan siya sa napakatinding test of faith. Napakatinding paghihirap ang pinagdaanan niya. Halos lahat nawala sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng yan, nanatili pa rin siya sa Diyos. Hindi siya umalis sa Diyos. Naging loyal pa rin siya sa Diyos. Naging matatag pa rin yung pananampalataya niya sa Diyos. Yan po yung tunay na malapit sa Diyos. Ngayon kung malayo ka sa Diyos, hindi ka ganyan. Sisisihin mo yung Diyos at kikwestiyonin mo yung Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Kapatid, maaring yung tatlong bagay na binanggit ko sa iyo na palatandaan na ikaw ay malayo sa Diyos, maaring meron ka niyan. Kapatid, ito lang tatandaan mo, hindi pa huli yung lahat. Kung malayo ka man sa Diyos ngayon, ano ngayon? Maaring lumayo ka sa Diyos, sinaktan mo yung damdamin niya, hindi ka sumunod sa kalooban niya, nagalit ka sa Kanya, nagulang ka sa Kanya, at nakagawa ka ng maraming kasalanan sa harapan niya. Kapatid, hindi problema yon. Ang gusto ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Hindi niya natitignan lahat ng yon. Kapag lumapit ka sa Kanya, kahit gaano ka pang kalayo, tatanggapin ka niya. Alam mo bang, hinihintay ka lang ng Diyos na lumapit ka sa Kanya. Ano man yung mga ginawa mo sa Kanya, hindi niya naiisipin yon. Kakalimutan niya na lahat ng yon. Ang mahalaga sa Kanya, bumalik ka sa Kanya at lumapit ka sa Kanya. Ano man mga pagkakamali mo, patatawarin niya lahat ng yan.
Ang gusto niya lang talaga, makasama ka niya at bumalik ka sa kanya. Kapatid, huwag kang mahiyang lumapit sa Diyos. Ang Diyos natin pwedeng lapitan yan. Ano mang oras, ano mang pagkakataon. Huwag mong hayaan na mahuli pa yung lahat. Marami pang oras para bumalik sa kanya. Bumalik ka na sa kanya. Huwag mong hayaan na dumating yung pagkakataon, magsisi ka at hindi ka bumalik sa Diyos. Ngayon yung pagkakataon na bumalik at lumapit ka sa Diyos. Kapatid, sabik na yung Diyos na makasama ka. Sabik na siya na makausap ka. Hinihintay ka niya. Bumalik ka na sa kanya. Lumapit ka na sa kanya. So yun po mga kapatid, sana po nalinawan kayo sa ating tinalakay ngayon. Sana po nabuksan po ang inyong mga puso patungkol po dito sa mga bagay po na ito. Sa susunod na video po, magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Patuloy po na pagpalain kayo ng Diyos at ingat po kayo.